nakapang ano, nakapag-ipon ka na nga ng pang down payment mo or pang cash mo ng motor yung pinapangarap mong unit, syempre pupunta ka na yan sa kasa kung saan bibilin mo o to purchase mo, magda-down ka ng motor na pinapangarap mo. Pero ang tanong, paano mo malalaman kung legit yung kasa o dealer o marketing na pupuntahan mo? Yan ang ating alamin for today's vlog. Nag-a-apply online na lang natin tinatanong kung meron pang physical store yung kasa o marketing. So it's a one way na malaman yan, mas maganda talaga na pumunta ka doon sa mismong physical store. So yung mga palatandaan na legit yung marketing, kasa o dealer. So technically, nandito tayo ngayon sa Suzuki, Tarian ka lang ba? So check natin yung lugar. No? Tingnan natin, no? So ito ang Suzuki 3S shop. No, para malaman mo kung sino yung dealer o yung kasa o yung marketing na to, may kita mo yan sa part na to. Ayan, kung may kita mo yan mga kabungo, Motor Central Sales Corp. So, yung Motor Central, yung dealer nito na may-ari ng Suzuki 3S Shop. So, Suzuki 3S Shop meaning Sales, Service at Spare Parts. Bakit? Kasi hindi lang naman sa pag-release ng motor nagtatapos ang transaksyon kapag bumili ka ng motor. Cash man yan o installment, syempre ipapalop mo yung registro, yung plaka, ipapagawa mo rin yan. So kailangan may service. At isang one way din para matest natin kung legit ba talaga yung kasa o dealer mo, marketing na napili mo, pasukin natin sa loob. So ayun, technically, itong Suzuki Tarian ay legit, no? So tayo dito sa requirements nila. So, ayun, syempre, kumpleto ng business permit na anong kailangan para mag-operate ang isang negosyo. And then, isang tip din, no? Para ma-check nyo kung legit talaga yung kasa na yan. Observe yung uniform. So yung mga empleyado naka-uniform. So one way yan para makita nyo o ma-observe nyo na legit yung kasa na yan. Bakit? Kasi yung company talaga established, syempre nag-i-issue ng uniform yan. So identity. So ang tip ko sa inyo, kung mag-inquire kayo sa physical store para malaman yung uniform, sa Monday kayo mag-inquire. At tulad nga ng sinabi ko kanina, no? Hindi nagtatapos yan sa pagkuha lang ng motor. So, kailangan mong ipagawa yan. So, kailangan merong shop, may mekaniko, may mag-a-advise sa'yo ng mga technicalities tungkol sa motor mo. At hindi lang yan. Siyempre, bibili ka ng pyesa kung saan available mga pyesa dito. So, genuine parts ng anumang brand ng motor mo yung available dito. So ito yung tanong mga kabangan na bakit kailangan mayroong pwesto talaga o may physical store yung isang kasa ng motor. Usually nyan mga kabangan na nasa commercial area, nasa building. Kasi pag nasa building kasi ang isang tindahan ng motor, meron niyang leasing contract. So the lease nyan 15 years, 20 years, 25 years, depende sa contract. So, establish yung company yan, in short. At isa pa yung advantage na legit yung isang kasa
in case na meron kayo papalab kahit matagal lang panahon, meron ka pa rin babalikan at meron pa rin company na pagtatanungan. So sa mga magtatanong, no, paano naman kaya, Sir Bong, yung mga establishment na merong naka-display ng motor, no, na walang pangalan, kung ano yung kasa sila bilong. So ganito yun, abang ano, yung mga ganung klaseng establishment o business na tinatawag doon na display center, technically motorcycle display center, kung saan yung legit na dealer ay nagdi-display ng motor doon sa lugar na yun at ipaprocess nila yung application once na in-endorse na sa kanila. So technically, ang tawag doon ay referral system. So agent, lumalabas yung agent kung saan nangungumisyon yung establishment na yun kung saan nagdi-display yung legit na dealer. So dapat lagi niyong tatanungin kung ano yung kasa, anong pangalan, at para ma-check niyo rin yung legitimacy ng transaction na yan. Dahil una-una, hard-earned money na yan, pinaghirapan niyo, dapat syempre legit, diba? Ngayon natin ito pinag-uusapan, mga kabong, itong topic na to, no? Gano'n ba ka-legit yung dealer na katransaction mo? Dahil sa online, ang daming naglipa na mga modus, scam, at mga sindikato na kung saan pwede kang maloko. So, bilang matagal na sa dealership ng motorcycle, na-encourage ako na i-share itong aking nalalaman tungkol sa paano malaman kung legit ba yung motorcycle dealer. At from time to time naman, no, mga kabang, ang tao naman laging nag-improve, nag-upgrade ng unit nila. So, if you decided na mag-upgrade at kumuha ng panibagong unit, dun ka na dun sa pinagkakatiwalaan mong dealer ng motor. Kung nasan ka man ngayon, huwag ka nang sumugal dun sa hindi kilala, kasi baka nga naman ma-scam ka. At ang logic lang naman dyan, mga abong, na ang legit na motorcycle dealer o kasa ay legally speaking sumusunod sa batas. At kung nagustuhan naman yung content for today, kung may napulot naman kayo ng kahit papano, consider to subscribe and hit that notification bell, mga kabong, para nanonotify ka sa mga susunod na mga upload natin ng tungkol sa motor, motorcycle dealership, crediting collection, at kung ano-ano pang pangungulutan ng araw.